Ito yung pinakaayaw ko sa lahat, yung magigising ka na lang kasi sobrang taas ng lagnat ng anak mo. Minasan, konnichiwa, Aira Des, your full-time mom here in Japan. 1:30 na madaling araw, nagising si Kaoru-chan kasi sobrang sama ng pakiramdam niya. Kaya naman nung hinipitan ko siya, sobrang init pala niya. Hindi ko to napansin kanina kasi nga masyado ako nabisi sa paglilinis ng kusina. Yung papa nila yung nag-offer sa kanila, saka siya rin yung nagpatulog sa mga bata. Isa to sa mga problema ng mga nanay dito sa Japan, lalo na kapag kayong mga anak nila ay nag-aaral na o pinapasok sa pangapaalagaan kasi nakakakuha sila ng sakit sa eskwelahan. Kaya naman hindi ako nagpapawala ng gamot sa lagnat. Yung mga gamot sa lagnat na nare-receive sa mga ospital dito sa Japan, matagal yung expiration nun, pwede mo siyang istock sa rep. Pero yung mga gamot sa ubo, sipon, miski yung mga syrup or kaya naman powder, pag hindi yun naubos inumin, kailangan mo yung itapon kaagad. At isa nga to sa pinagpapasalamat ko kasi yung mga anak ko, hindi mo kailangan pilitin uminom ng gamot. Napakagagaling nilang magsiinom ng gamot kahit mapait pa yan. Sinasabi ko kasi sa kanila na kapag hindi sila uminom ng gamot, magkakahawa-hawa kami dito sa bahay. Magkakasakit yung mga kapatid niya, magkakasakit ako, paano ko siya maaalagaan? Kawawa naman tong monay natin, nilalagnat. Pagkainom niya ng gamot, sabi ko, tara, punta na tayo sa kwarto. Kaso nga lang ayaw niya doon, dito na lang daw kami sa sala. Alas dos na madaling araw, pero itong may sakit natin, parang walang sinyalis na gustong matulog. Kaya sabi ko sa kanya, nak, may pasok pa si ate bukas. Tas ikaw, pupunta pa tayong ospital, kaya matulog na tayo. Ini hasta pio umepekto na kasi yung gamot na ininom niya kaya kaala niya siguro magaling na siya kaagad. Kinabukasan, wala na siyang lagnat, kaso nga lang inuubo naman siya. Kaya sabi ng papa namin, dadalhin niya daw sa ospital. Itong tatay namin talaga, kapag may sakit ang mga bata, dinadala niya kaagad sa ospital. Hindi ako makakasama ngayon kasi nga meron akong schedule sa dental. Medyo nag-worry nga ako kasi kailangan niyang isama si Misaki. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba? Dalawang bata yung dala mo. Sabi niya, kayang-kaya. 10:30 sila alis ng bahay, kaya ayan, sinapatusan na niya yung kapatid niya. Kasi kapag si Misaki lang daw nagsasapatos mag-isa, lagi daw baligtad. Iba talaga nagagawa ng may sakit, bumabait. Pinadala ko nga rin tong pinaka-importanteng bagay sa buhay ng bunso ko para makalaya sa sila at huwag na silang bumalik. Biro lang, lagi talaga itong dala ng anak ko kapag aalis siya ng bahay. Saka mahihirapan si hapon kapag hindi ko yan pinadala. McDonald's ko na. Bye bye. Midnight ang bye bye. At yun na nga, umalis na sila at sabi ni Hapon dadaan daw niya yung mga bata sa McDonald's bago sila umuwi. Bye bye. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Dari desu ka? Kaoru. Kaoru? Nandito na sila. Ha? Okayri! Very good talaga ang tatay natin ngayong araw. Nakakuha na sila ng gamot, tas dinala niya pa yung mga bata sa McDonald's. Actually, tumawag pa nga sila sa akin kanina habang kumakain sila. Tinatanong kung gusto ko daw ng pasalubong. Ito nga pala yung mga gamot na na-receive namin sa ospital. Siya nga pala yung mga bata dito sa Japan. Kapag nagbabayad ka ng insurance, walang bayad ang check-up, wala ring bayad ang gamot. Meron siyang gamot sa lagnat, meron siyang gamot sa ubo, iba pa yung pangpatanggal ng plema, saka yung iinumin na gamot bago matulog. Kaya pinainom ko na siya kaagad nun para sa ubo kasi nga kumain naman na siya kanina sa McDonald's. Kaso nga lang kinahapunan, ayan, nilalagnat na naman siya, 39 na naman yung kanyang lagnat. Kaya naman pinainom ko siya ng gamot, saka ko siya pinagpahinga. So hanggang dito na lang mga me, thank you for watching. See you sa next vlog, bye!